Kabanata 5271 hanggang 5278. Nang si Charlie, Claire, at ang biyenang si Jacob ay kumakain sa restaurant. Nagtago si Elaine sa kanyang kwarto at tahimik na binuksan ang short video platform. Sa panahong ito kung saan lahat ng tao ay maaaring maging anchor, kahit isang aso ay maaaring mag-broadcast ng live online. Ang pinagkaiba lang ay kung may audience o wala. Nagkamali si Elaine na gumawa ng sarili niyang live broadcast room at pinasok ang 5 salita. Ang live broadcast room ni Elaine, sa kolom ng pangalan ng live broadcast room. Pagkatapos noon, natapos niya ang paglikha ng live room at sinimulan ang unang online na live broadcast ng kanyang buhay. Sa sandaling magsimula ang live na broadcast, nagsimula siyang maghanap ng mga paraan upang idagdag sa shopping cart. Dahil napanood niya ang live broadcast ni Horia, at alam na ang pinakamahalagang bagay sa live na broadcast ay ang pagbebenta ng mga kalakal. At para maibenta ang mga kalakal, dapat ay mayroon kang maliit na dilaw na cart, at ang iyong mga consumer ay makakapag-order lamang pagkatapos may post ang link ng produkto. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng mahabang panahon, hindi niya mahanap ang operating entrance ng shopping cart. Sa desperasyon, binuksan niya ang search engine at ipinasok ang keyword. Bakit walang dilaw na kotse sa live na broadcast? Ang mga resulta ng paghahanap ay nagbabagsak kay Elaine. Tiningnan niya ang sagot na may pinakamataas na ranggo at bumulong. Kailangan mong magkaroon ng higit sa 1,000 tagahanga bago mo mabuksan ang maliit na dilaw na cart. Deem it. Kailangan mo ng 1,000 fans. Nagmura si Elaine, saka tumingin sa screen. Walang fan sa fan list niya. Bago iyon, nanunood lamang siya ngunit hindi nag-post sa maikling video platform. At maging ang kanyang nickname sa account ay ang default ng system, kaya wala siyang maraming tagahanga o kaibigan. Nang makita ang mahigpit na pangangailangan ng 1,000 tagahanga upang buksan ang maliit na dilaw na cart, siya ay labis na nanlumo. At naisip sa sarili, ang sirang platform na ito ay masyadong kalokohan, bakit kailangan kong magkaroon ng 1,000 tagahanga para mag-live broadcast at magbenta ng mga kalakal? Hindi ito para pahirapan ako. Ito ba? Kaagad pagkatapos, naghanap agad siya ng bagong keyword, paano ako makakapagdagdag ng yellow cart kung wala akong 1,000 followers? Ang numero unong sagot ay nagpakita, kung mayroon kang mas mababa sa 1,000 na taga-subaybay, gumawa ng mas maikling video na mas angkop para sa mga hotspot. Subukang magdagdag ng ilang sikat na tag at pagpoposisyon sa video. Papataasin ang algorithm ng system ang iyong pagkakalantad sa mga user na may katugmang mga tag at pagpoposisyon. Siyempre, maaari ka ring magsimula ng 1,000 na broadcast ng direkta at maakit ang atensyon ng mga tagahanga sa pamamagitan ng live na broadcast. Alin ang magiging mas mabilis? Kung hindi ito gumana, maaari kang pumunta sa platform ng e-commerce upang bumili ng 1,000 tagahanga. May mga nagbebenta na dalubhasa dito at para sa 1,000 tagahanga ay 200 yuan o higit pa ang sinisingil. Nang makita ito, hindi napigilan ni Elaine ang pagham, kailangan ko pang bumili ng mga fan. Hindi ko kayang matalo sa taong iyon. Napakabagal mag-shoot ng maikling video ng paisa-isa, kaya direkta na lang natin silang i-live broadcast. Bumalik siya sa short video software at sinimulan ang kanyang debo. Napakasimpleng magsimula ng 1,000 na broadcast, ngunit kung mapapanood ito ng 1 tao ay 1 malaking problema. Ang problemang kinakaharap ngayon ni Elaine ay ang live broadcast ay bukas, ngunit ang bilang ng mga tao sa silid ay 0. Matapos maghintay ng 20 minuto, walang pumasok sa kanyang live broadcast room. Hindi niya maiwasang sumimangot. Bakit walang tao? Sinadya ba ako ng mga opisyal at hindi ako binigyan ng traffic? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, binuksan niya ang search engine at hinanap kung bakit walang nanunood ng live na broadcast. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sagot na sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan. Ang sagot ay, kung ang live na broadcast ng mga bagong dating ay 1 malamig na simula. Ang paglago ng trapiko ay magiging napakabagal. Pinakamabuting magkaroon ng mainit na simula. Pagkatapos ay humanap ng mga paraan para pataasin ang pagpapanatili ng fan, para makuha ng opisyal na ALGE o rhythm ang data sa iyong live broadcast room. Kung nalaman ng opisyal na maganda ang iyong data, automatikong gagabayan ka ng algorithm.
Maraming paraan para aktibong maakit ang mga user, ngunit ang pinakasimple ay ang bumoto para sa opisyal na promosyon. Una, mamuhunan ng 1,000 yuan para i-promote ang iyong live na broadcast room, at ang epekto ay kaagad. Nang makita ito, tumanggo si Elaine bilang pagsang-ayon. At bamulong, oo nga, ang amoy ng alak na ito ay natatakot din sa malalalim na eskinita. Kahit ano paman, kailangan mong humanap ng paraan para maakit ang unang madla. Hindi ba 1,000 yuan lang? Pupuntahan ko ito. Ginawa niya ang sinabi nito, at agad na sumunod sa mga hakbang na ibinigay ng kabilang partido. At nag-invest ng 2,000 yuan sa pag-promote ng kanyang live broadcast room sa opisyal na pahina ng promosyon. Matapos magawa ang order, bumalik siya kaagad sa kanyang live broadcast room, naghihintay na dumating ang user. Hanggat ang pera ay ginastos. Ang epekto ay doon kaagad. Di nagtagal, nagbago ang bilang ng mga manunood sa live broadcast room mula 0 hanggang 1. Sa sandaling ito, labis na nasa sabik si Elaine, at mabilis na sinabi, oh. Maligayang pagdating kaibigan sa live broadcast room ni Elaine. Nagpadala ng salita ang kabilang partido, she, T. Pagkatapos noon ay agad siyang lumabas ng live broadcast room. Nakita ni Elaine na ang unang miyembro ng madla ay tumakbo palayo pagkatapos magsalita, at galit na pinagalitan. Ano ba yung pinagsasabi mo, hindi mo alam ang mabuti o masama? Kakatapos lang magsalita, may pumasok na ibang audience. At dali-dali itong isinara ni Elaine. Sa galit na ekspresyon, sinabi niya na may ngiti sa kanyang mukha, welcome you. Pagkasabi pa lang ng mga salita, bumalik sa 0 ang bilang ng mga tao sa live broadcast room. Kaagad pagkatapos, maraming tao ang sunod-sunod na dumating, at lahat sila ay agad na umatras pagpasok nila. Hindi ito kasing husay ng tao sa simula. Nag-iyo. Anpa siya ng mensahe para sa live broadcast room. Makalipas ang ilang beses lalong nagalit si Elaine, at hindi napigil ang mapag-alitan. Balimatards, mas mabilis silang tumakbo kaysa aso. Hindi ba mas maganda ako sa horya niya? Anong maganda sa kanya? Marunong din siyang kumanta. Napakapangit. Kinakanta niya ang langang at iiling-iling ang aso. Speaking of this, biglang nagliwanag ang mga mata ni Elaine, gusto ba ng lahat na manood ng ilang talent show? Paano kung kumanta ako ng ilang salita? Bigla siyang naging interesado, at hindi niya mapigil ang bumulong-bulong ng mayabang. Masyadong mababa ang ranggo ni Horia. Kung gusto kong kumanta, maaari akong kumanta ng isang mataas na antas. Narito ang English version ng My Heart na Eternity, maakit pa ba nito ang grupo ng mga tagahanga? Kabanata 5272. Tumikim si Elaine at emosyonal na kumanta sa kanyang nakakabingi na boses, tuwing gabi sa aking panaginip, nakikita kita, nararamdaman kita. Habang kumakanta siya, isang man. Anod ang pumasok sa live broadcast room at nanatili doon ng halos ilang segundo. Ang bilang ng mga tao sa live broadcast room ay nanatili sa isa sa loob ng ilang segundong ito. Nang makita ito ni Elaine ay agad siyang natuwa. Naglaro ng magandang epekto. Ngunit sa sandaling ito, isang pangungusap mula sa taong iyon ang lumutang sa lugar ng komento, Dim, napakawalang silbi ng iyong account. Na, nang matapos siyang magsalita ay agad siyang lumabas ng live broadcast room. Nang makita ang komentong ito, galit na galit si Elaine, at sinabi. Ano ang ibig sabihin ng balimatard na ito? Ano ang ibig sabihin ng pagiging inutil pagkatapos mag-swipe sa aking account? Karangalan mo na mapabilang sa batis ko, hindi ka marunong makaramdam ng pagpapala habang nasa ligaya ka pa. Matapos niyang sumbatan ay hindi pa rin niya napigilan ang galit. Agad niyang pinindot ang palayaw ng tao. Pumasok sa homepage ng tao, at pagkatapos ay nagpadala sa kanya ng pribadong mensahe. Ang nilalaman ay napakasimple at bastos. Na may lamang siyam na salita, ikaw balimatard. Mamamatay ang buong pamilya ngayong gabi. Matapos siyang pag-alitan ay agad niya itong ni-blacklist para hindi siya mapag-alitan ng kabilang partido. Matapos gawin ang serye ng mga operasyong ito, pansamantala siyang kumalma at bumalik sa kanyang live broadcast room. Ngunit sa oras na ito, ang live broadcast room ay hindi pa rin masyadong sikat. Mabilis na dumarating at umalis ang mga tao, at wala na talagang natitira. Sa oras na ito, si Elaine ay nagsimulang mag-alinlangan sa buhay, at galit na bamulong, napakalas ko.
Isa-isa, halika at umalis, halika at umalis. Si Horia, nagsimula ng isang live na broadcast at 10,000 hanggang 20,000 katao ang sumugod para manood nito. Nagsimula ako ng live na broadcast at namuhunan ng 2,000 yuan. Hindi maaaring panatilihin ang isang solong tao. Nang siya ay labis na nanlumo, isang prompt ang lumitaw sa pahina ng live broadcast room sa kanyang mobile phone. Dahil ininsulto mo ang iba, ang live a broadcast room ay ipagbabawal sa loob ng 72 oras. Sa sandaling makita ni Elaine ang prompt ng system, muntik na siyang magmukmak. Hindi niya inaasahan na ang kanyang live broadcast debut ay magiging napakababa. Masyadong nasaktan nito ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Galit na galit, direktang nakipag-ugnayan siya sa customer service ng platform, at nang marinig niya ang customer service na nagsabing, "Kumusta? Paano kita matutulungan?" Galit na saway ni Elaine, "Bakit mo hinarang ang live broadcast room ko? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan? Maniwala ka man o hindi, tatawag ako ng pulis ngayon." Mabilis na umalma ang customer service, "Hello, huminahon ka muna, maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit ka na-block?" Galit na sinabi ni Elaine, biglang may lumabas na paalala, sinabing iniinsulto ko ang iba. "Ano ang ibig sabihin nito?" Magalang na sinabi ng customer service, "Madam, pakibigay ang iyong platform ID number o ang iyong mobile phone number kapag nagparehistro ka." Galit na sinabi ni Elaine, "Kapareho ng tawag ko." Sinabi ng customer service, "Mangyaring maghintay ng ilang sandali, at I verify ko ang partikular na dahilan para sa iyo." Pagkatapos, may kaluskos na tunog ng keyboard mula sa kabilang partido. Pagkatapos, sumagot ang customer service, "Ms. Kumusta, pagkatapos ng aming investigasyon, nagreklamo ang isang gumagamit ng platform na ininsulto mo siya sa mga pribadong mensahe. Judging from the screenshots of the chat records he gave, it is true that your language was not very good. Angkop, ito ay isang paglabag sa mga patakaran sa aming plataporma. Ni-violate ko ba ang rules?" Saway ni Elaine sa nagngangalit na mga ngipin, "Kung gayon bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit ko siya pinagalitan? Hindi mo nakita ang iniwan niyang mensahe sa live broadcast room ko. Sabi niya walang kwenta account ko. Ano ang ibig mong sabihin ay pinapayagan ang mang insulto?" Matiyag ang nagpaliwanag ang customer service, "Ma'am, ayon sa iyong paglalarawan ngayon lang. Ang nilalaman ng mensahe ng user na ito sa iyong live broadcast room ay hindi lumalabag sa mga regulasyon ng aming platform. At ito ay normal na nilalaman ng komunikasyon, and ganit iniinsulto mo ang kabilang partido at isinumpa ang kanilang pamilya, na halatang tumataas sa antas ng personal na pag-atake. Ikaw ay hindi makatwiran." Galit na sinabi ni Elaine, "Malinaw na nakakahiya ang gayong mga salita. At sinasabi mo pa rin na normal itong pakikipag-usap sa kanya. Bakit mo siya pinoprotektahan ng ganito? At ang bagay na ito ay unang bumangga siya sa aking live broad astroom at tumakas pagkatapos akong ipahiya. Hindi ba pwedeng pag-alitan ko na lang siya? Deserve ko bang ipahiya sa kanya?" Kailangang ipaliwanag ng customer service sa magandang tono, "Ma'am, siguro. Talagang hindi ka komportable sa mga salita niya, pero ayon sa mga regulasyon ng aming platform, hindi talaga sapat ang kanyang mga salita para maabot ang pinakamababang limitasyon ng platform. Ngunit ang mga salita na ipinadala mo sa kabilang partido ay talagang sobra-sobra, ang aming administrator ay ikinalulungkot para sa iyong parusa sa live broadcast room ngunit ito ay naaayon din sa mga regulasyon, at sana ay maunawaan mo." Galit na sinabi ni Elaine, "I understand the shit. I understand. Nanangil ka ng pera, 2,000 yuan. Hindi ka nakakatulong pero kaharap ko pa rin yung balimatard na yan. Hindi ka ba nambubuli ng mga tapat? Walang magawa ang customer service, ma'am, una sa lahat, kailangan kong linawin sa iyo na talagang hindi kami pumanig, sinusunod lang namin ang mga patakaran ng platform. Bukod dito, nakita ko rin ang iyong order sa pag-promote, ang kabuuang halaga ay 2,000 yuan, ngunit bago na ba ng iyong live broadcast room, ang iyong order sa promosyon ay kumonsumo ng kabuuang 15 yuan at 80 cents. Dahil ang live broadcast room ay pinagbawalan na ngayon, ang order ng promosyon ay nasuspind rin. Kung kailangan mo ng refund, maaari kang mag-apply sa background anumang oras. At i-refund namin ang natitirang balanse sa iyong account sa pagbabayad.
Kung kailangan mo pa rin ng mga serbisyo sa pag-promote, maaari kang magpatuloy sa order ng promosyon na ito pagkatapos ma-unblock ang iyong live broadcast room. Galit na galit si Elaine sa kabilang party kaya naramdaman niyang umakyat lahat ng dugo niya sa ulo niya sa isang iglap. Ang kanyang ulo ay umuugong. At ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi sinasadya dahil sa matinding galit at mga hinaing, at ang kanyang itaas at ibabang ngipin ay patuloy na gumagawa ng mga ingay dahil sa pagyanig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, sinabi muli ng customer service, "Paano ito? Ma'am, kahit na mali talaga ang pagmumura mo, naiintindihan ko ang iyong damdamin sa isang tiyak na lawak. Upang mabawi ang iyong masamang karanasan, bibigyan kita ng promotional na kupon para sa 5 yuan na diskwento ng sabay-sabay, at naipadala na ang kupon sa iyong account. Kapag gumawa ka ng pampromosyong order sa susunod, magagamit mo ito hanggat ang isang halaga ay lumampas sa 2,000 yuan. Muling sinabi ni Elaine sa sandaling ito hindi napigilan, ang kanyang buong katawan ay parang pagsabog ng bulkan. Nagalit na nagmumura, "Fuck your mother and the coupon. Kunin ang kupon na yon. I-save mo para makabili ka ng kabaong." Pagkasabi nito ay itinapon niya ang telepono. Nang bumagsak ito sa lupa, biglang itim ang screen ng telepono. Kaagad pagkatapos, dahil sa hinaing sa kanyang puso, si Elaine ay naupo mag-isa sa harap ng dressing table at nagsimulang umiyak. Si Claire, na nasa ibaba, ay narinig ang paggalaw sa itaas sa mga oras na ito, at sinabi, "Mukhang may inaaway si nanay, pupunta ako at suriin." Pagkatapos, iyon, ibinaba niya ang kanyang mga chopstick, at mabilis na sumakay sa elevator sa itaas. Pagdating niya sa pintuan ng kwarto ni Elaine, narinig niya si Elaine na umiiyak at nagmumura sa loob. "Bali matards, hindi pa ako nagkamali ng ganito sa buhay ko." Nang marinig ito ni Claire ay nagmamadaling binuksan ang pinto at pumasok. Nang makita ang kanyang ina na umiiyak sa dressing table at nahulog ang kanyang cellphone sa lupa, agad siyang nag-aalalang nagtanong, "Nay, ano po ang nangyayari sa inyo?" Umiiyak si Claire at nagreklamo, "Good girl, may nagpahiya sa nanay mo at nag-block ng account ko. May napag-alitan ang nanay mo at pinagbawalan. Sa tingin mo tao pa rin sila?" Si Claire ay nalilito, "Nay, ano ang ibig mong sabihin? Sino ang nagpahiya sa iyo? Sino ang nag-block ng iyong account? Anong account ang na-block?" Umiyak si Elaine at sinabing, "Si nanay. Nag-start lang ng live broadcast, pumasok ang isang balimatard at sinabing walang kwenta ang account ko at tumakas siya pagkatapos nun, sa sobrang galit ko, nag-private message ako sa kanya at pinagalitan siya. At na-block ang platform, ako." Nagtatakang tanong ni Claire, "Nay, ikaw, nagsimula ka ng live stream?" "Oo, sa puntong ito, hindi na itinago ni Elaine ang kanyang mga sekreto. At diretsyong sinabi, hindi si Horia ang binayaran ng libo-libo. Malaki ang kinita niya sa live broadcasting. Mukha siyang tao pero tumakbo pa rin siya sa harapan ko at sumigaw, galit na galit ako. Naisip ko, bakit hindi ako makapag-live broadcast ng ganoon? Kaya nagbukas din ako ng live broadcast room, sinong mag-aakalang mangyayari ito pagkatapos lang magsimula ang broadcast?" Walang magawang sinabi ni Claire, "Nay, hindi ka nagkukulang sa pagkain, inumin, damit, wala kang kulang, bakit mo ginagaya ang live broadcast ng ibang tao?" Mukhang hindi masaya si Elaine. Binaliktad ang tanong, "Wala akong kailangan dito. Bakit hindi mo sabihin na araw-araw pa rin nagbo-broadcast ng live ang mga artistang iyon? Tingnan ang mga internet celebrity na kumikita ng daan-daang milyon sa isang taon. 365 araw sa isang taon, hindi sila makapaghintay na mag-live broadcast. Mayroon ding mga kilalang tao na hindi gaanong abala sa paggawa ng pelikula, pagkanta, at paglabas sa mga variety show. At pumunta pa sila sa internet upang mag-broadcast ng mga live na broadcast upang magdala ng mga kalakal. Kung ikukumpara sa kanila, wala lang ako. Hindi nila iniisip na kumikita sila ng higit pa. Ano ang karapatan kung isipin na sinusunog ng pera ang aking kamay?" Napabuntong hininga si Claire, "Nay, hindi lahat ng tao ay kayang mag-live broadcast. Ang live broadcast ni Tita ay pinapanood ng mga tao, iyon ay dahil umaasa siya sa kanyang tiyuhin at pinsan nakahiga sa kama at nagtitinda ng paghihirap, kasama ang 80-anyos na lola sa tabi niya, ito ang mga selling point ng kanyang live broadcast.
Gaya ng sinabi niya, gusto rin ni Claire na aliwin ang kanyang ina, kaya sinabi niya, Nay, huwag mag-alala, kung si auntie ay katulad mo, at pagkatapos ay mag-isa ang mga live broadcast. Tiyak na walang nanunood nito. Kumunot ang noo ni Elaine, at galit na nagtanong, Claire, anong ibig mong sabihin? Walang manunood ng live broadcast ng nanay mo, diba? Kabanata 5273. Hindi inaasahan ni Claire na pumunta siya rito para aliwin ang kanyang ina. Ngunit sa huli, siya ay hindi maintindihan sa kanya. Sa desperasyon, tanging na ipaliwanag niya, Nay, hindi ko sinasadya. Malungkot na ikinaway ni Elaine ang kanyang kamay, kalimutan mo na, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa sa akin. Ang paliwanag ay para pagtakpan, iniisip mo lang sa puso mo na hindi ko kaya ang live broadcast. Napabuntong hininga si Claire, kung gayon, ano sa palagay mo? Kung gusto mong isipin na may pagkakataon ka pa, sinusuportahan din kita kung gusto mong ipagpatuloy ang live broadcast. Ngunit may isang bagay, hindi mahalaga kung ang bagay na ito ay magtagumpay o mabago sa huli. Dapat mong kontrolin ang iyong emosyon. Hindi ba sulit ang pagkawala kung masira ang katawan? Kahit na si Elaine ay agresibo at hindi makatwiran, naririnig pa rin niya kung minsan ang mabuti at masama. At alam niyang walang mali sa sinabi ng kanyang anak. Kapag gumagawa ng mga bagay, hindi ka dapat mawalan ng pera, matalo sa mga laban at mawalan ng mga tao. Kaya, tumingin siya kay Claire, tumango, at sinabi, Okay, huwag mag-alala, medyo nagalit ako ngayon. At malapit na akong mag-adjust. Hindi ba 72 hours lang ako hinaharang nito? After 72 hours, babalik ako. Halos 30 taon na akong naglilingkod sa pamilyang ito. At mahalaga pa rin ako sa 72 oras na ito. Kahit 72 araw, lalabanan ko sila hanggang dulo. Nakita ni Claire ang matigas na ugali ng kanyang ina at hindi niya alam kung pupurihin siya o papunahin. Gayunpaman, naisip niya ito muli, pagkatapos ng lahat, siya ay pinagbawalan ng 72 oras. Nangangahulugan nito na sa loob ng 3 mula ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala na maging gamo-gamo ang kanyang ina. Dahil dito, medyo gamaan ang pakiramdam niya sa isang iglap. Kaya nagtanong siya, Nay, inihanda ko na ang hapunan mo. Gusto mo bang bumaba at kumain? Busog na ako, ano pa ba ang kailangan kong kainin? Walang magawang sinabi ni Claire, kung gayon. Pag-usapan natin ito kapag nagugutom ka na. Tumango si Elaine, at may kaunting depresyon na sinabi. Okay, Claire, kumain ka na at iwan mo muna ako saglit. Pagkatapos magsalita, Hind, ay napigilan ni Elaine na mapabuntong hininga. Talagang malas sa panahong ito, naubos ko ba ang lahat ng swerte ko pagkatapos manalo sa loto? Nagtataka na tanong ni Claire, Nay, ano ang ibig mong sabihin ng manalo sa loto? Ha, hoy, walang kamalay-malay na sinabi ni Elaine, iyon ang huling beses na bumili ako ng isang bagay. Sa puntong ito, napagtanto niya na halos hindi niya nasagot ang punto. Kaya nagmadali siyang sinabi, sa totoo lang, ito ang huling beses na bumili ako ng isang bagay. Pupunta sa shopping mall, nanalo ako ng isang espesyal na premyo, na nagsasabi na makakab. Ili ako ng Laokeng Jadeite na may 0.1% na diskwento. At ang 1,000,000 Laokeng Jadeite ay mabibili lamang sa halagang 10,000 yuan. Walang kamalay-malay na sinabi ni Claire, kasinungalingan lang yan, hindi ka ba nahulog dito? Nagmamadaling sabi ni Elaine, syempre, hindi ko binili, may lokohin pa ba ako? Nakahinga ng maluwag si Claire, at sinabing, okay lang kung hindi mo ito bibilhin. Eh, nang ganitong bagay ay isang kasinungalingan, sinasabi na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 at ibinebenta sa halagang 10,000 lamang. Ngunit sa katunayan, ang 100 yuan ay maaaring hindi katumbas ng halaga. Pagkatapos, makita na ang kasalukuyang kalagayan ni Elaine ay hindi isang malaking problema. Gusto niyang tunawin niya ito ng mag-isa, kaya sinabi niya, Ma, tumahimik ka lang saglit, bababa muna ako. Sakto nang tumalikod si Claire para umalis, may naisip si Elaine, mabilis siyang pinigilan, at sinabing, Nga pala, Claire, may plano ka ba para bukas? Nag-isip sandali si Claire, at sinabi, plano kong pumunta sa kumpanya para tingnan. Busy lang ako sa paglilinis ng bahay ngayon, kaya hindi ako pumunta doon. Tinanong siya ni Elaine na may ilang pagsusumamo, Claire, may pag-uusapan ako.
Pwede ba? Sabi ni Claire, Nay, bakit po magalang ka sa akin, sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko. Seryosong sinabi ni Elaine, gusto ni nanay na pumunta sa Shishio Temple para sambahin si Buddha bukas ng umaga. Inisip ko itong mabuti, mula noong nagpunta ako sa Estados Unidos. Mukhang hindi naging maayos, kung hindi maganda ang kapalaran. Ang kapalaran ay tiyak na hindi magiging napakabuti. At ito ay isang multo upang kumita ng pera sa pamamagitan ng leave na pagsasahim papawid. Kaya magmadali at samantalahin ang oras kapag ang leave broadcast room ay naharang. At pumunta sa templo para sa Samamba. Kabanata 5274. Saglit na nag-alinlangan si Claire sa kanyang puso. Nadama niya na hindi nararapat para sa kanyang ina na pumunta sa Buddha upang manala. Ngin para sa mga pagpapala para sa live na broadcast. Not to mention na matagal na siyang hindi nakakapunta sa kumpanya, at gusto niyang bumalik at tingnan. Kaya't sinabi niya sa kanya, Nay, bakit hindi mo isama si Charlie? Sabi ni Elaine na baka sa mukha niya ang kahihiyan. Iyon ay, dapat kang sumama kay nanay, pasensya na hindi nararapat na gamitin ang aking mabuting manugang. Kung mer, unsyang anumang opinyon sa akin sa kanyang puso. At saka, ang aking mga binti at paa ay hindi komportable ngayon. At kailangan kong maglakad ng nakasakli, kaya hindi angkop na hayaan akong suportahan ako ng mabuting manugang. Ayokong malaman niya at ng tatay mo, sumama ka na lang sa akin, pag hindi natuloy, maaga tayong magsisimula. Umalis sa bahay ng alas 7, at dumating sa lugar ng alas 7:30. At pumasok ka sa trabaho pagkatapos kong sambahin ang Buddha, sa alas 9 hindi pa huli ang lahat para makapunta sa kumpanya, di ba? Sa mata ni Elaine ngayon, si Charlie na ang haligi ng buong pamilya. Kaya hindi siya nang ahas na sayangin ang pasensya ni Charlie sa kanya, tulad ng mga live broadcasting goods. Bagamat naramdaman niya sa kanyang puso na tiyak na magagawa niya ito. Ayaw niya talagang malaman ng mga tao sa paligid niya ang tungkol dito bago pa ito matapos. Lalo na kung hindi niya ginawa ito pagkatapos nilang malaman nito, ito ay masyadong nakakahiya. Ang unang live na broadcast ngayong gabi ay nakatagpo ng Waterloo. Nais din niyang pumunta sa Shishio Temple para sambahin ang Buddha at humingi ng basbas. Kung sasamahan siya ni Charlie, alala rin siya na mababa ang tingin ni Charlie sa kanya. Kung tutuusin, alam na alam din niya na marami siyang ginawang hit pulls nang pumunta siya sa America this time. Na nagdulot ng maraming problema kay Charlie. Pagkarinig sa sinabi niya, alam din ni Claire ang kanyang inaalala. Bagamat walang magawa, nais din niyang subukan ang kanyang makakaya upang matulungan ang kanyang ina na mapanatili ang kanyang kaiyahiyang imahe. Kaya, lumambot ang puso niya, at sinabi niya, okay, maaga tayong umalis bukas. Sa sandaling ito, Zijin Villa, ang buong bundok ay nahuhulog sa kadiliman sa oras na ito. Bagamat may madilim na ilaw sa looban sa ikatlong palapag. Ang mga puno ay siksik kung tutuusin, at karaniwang walang liwanag na makikita mula sa labas. Sa oras na ito, sa looban sa itaas na palapag ng villa. Ginagamit ni Maria ang kanyang pares ng walang kapintasang mabangong balikat upang buksan ang mga sariwang talulot ng rosas. Tumulutang sa ibabaw ng hot spring pool, na nagiging sanhi ng mga alon sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, sa kanyang walang kapantay na anyo, natapakan niya ang mga hagdan ng bato sa tubig. At dahan-dahang lumakad papunta sa bluestone sa tabi ng hot spring pool. Sa kanyang paanan, sa isang tansong incenso burner, isang plato ng selyo incenso na gawa sa lumang sandalwood ay nasusunog. At ang berding usok ay dahan-dahang tumataas na may nakakapreskong makahoy na halimuyak. Binalot ni Maria ang sarili sa kanyang bathrobe nang hindi nagmamadali. Bahagyang yumuko habang nakatagilid ang kanyang mga paa. Kinuha ang insenso, hinawakan sa magkabilang kamay, at bumalik sa silid. Pagkatapos maligo at magsunog ng insenso, nagsuot siya ng malinis at simpleng damit. Dahan-dahang hinayla ang kanyang mahabang buhok sa likod ng kanyang ulo, at inilabas. Ang isang bagay na nakabalot sa satin mula sa isang daladalang pakete. Dahan-dahan niyang binuksan ang seda at satin, at nakahiga doon ang kahoy na karatula na dinala mula sa Norway. May mga salit, ang nakasulat dito, ang espiritual na tableta ng aking yumaong ama na si Warren Lynn. Magalang niyang inilagay ang espiritual na tapios sa altar.
Pagkatapos ay nagsindi ng 3.44 ng ins. Enzo at pagkatapos ng 3 magalang na pagpapatirapa. Ipinasok niya ang insenso sa harap ng espiritual na tableta. Pagkatapos, lumuhad siya sa magkabilang tuhod, tumingin sa espiritual na tableta gamit ang 2 mata. At magalang na sinabi, "Pare, ligtas na nakarating si Maria sa Ores Hill, at maswerte siyang natagpuan ang taong hinahanap niya. Sinabi mo noon na gusto mong laging pumunta sa Shishia Mountain para sambahin ang iyong mga ninuno. Ngunit hindi mo matutupad ang iyong hiling, pupunta ako sa Shishia Mountain para sambahin ang mga ninuno ng pamilya Lin bukas ng umaga. Sana malaman ng iyong espiritu sa langit." Kabanata 5275. Susunod na umaga, nang ang Zijin Villa ay nababalutan pa ng manipis na patong ng puting ambon. Si Maria, na hindi nagme-makeup, ay itinali ang kanyang mahabang buhok sa isang nakapusod. At nagsuot ng hindi kapansin-pansin na damit ng tag-init, at nagtungo sa Shishia Mountain mag-isa. Parehong iminungkahi nina Larry at Ethan na ang bodyguard ay sumama sa kanya upang matiyak ang kanyang kaligtasan, ngunit tinanggihan ni Maria. Napagpasyahan niyang manirahan sa lungsod at sa palagay niya dahil nagpasya siyang mag-aral sa Ores Hill. Dapat siyang manirahan sa lungsod na ito ng may kumpiyansa at katapangan mula ngayon. Ang isang nag-iisang babae, kahit na mas maganda siya, ay makakaakit lamang ng pansin, hindi hinala. Ngunit kapag ang batang babae ay sinamahan ng mga bodyguard, o lihim na sumunod sa lahat ng paraan. Kapag may nakakita nito, hindi maiiwasang mapuko nito ang hinala ng kabilang partido. Seeing her resolute attitude, hindi na nagpumilit ang 2. Pagkababa ni Maria ng bundok, hindi na niya piniling sumakay ng taxi. Tiningnan niya ang ruta sa kanyang mobile phone kagabi. Mula sa hilaga ng Zijin Mountain, mayroong direktang bus papuntang Shishia Mountain. Humigit kumulang 30 minuto ang biyahe. Hindi gaanong, sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang magpakatatag sa Ores Hill para sa isang yugto ng panahon. Kaya siya ay dumating upang ganap na pagsamahin. Makalipas ang kalahating oras, bumaba si Maria sa bus sa Shishia Station at naglakad patungo sa pasukan ng templo. Ito ang unang pagbisita ni Maria sa Shishia Mountain. Ngunit narinig niya mula sa kanyang ama, noong siya ay napakabata na ang mga ninuno ng pamilya Lin ay inilibing sa Shishia Mountain. Mahigit 600 taon na ang nakalilipas nang itatag ni Ming Taizu Zhu Yuanzhang ang dinastiyang Ming. At itinatag ang Ores Hill bilang kabisera, ang mga ninuno ng pamilya Lin ay mga opisyal sa Ores Hill. Pagkatapos ng labanan sa Jingnan, si Haring Zhu Dinangyan ang humalili sa trono. At nagpa siya na ilipat ang kabisera, kaya ang pamilya Lin ay inutusan din na maghanda upang ilipat ang pamilya sa hilaga kasama ang dinastiya. Gayunpaman, ang mga ninuno ng pamilya Lin ay namatay dahil sa sakit noong bisperas ng paglipat sa kabisera dahil sa kanilang katandaan. Nang ipaliwanag ang libing, tinukoy ni Old Lin na ililibing siya kasama ng kanyang asawa. Sino ang inilibing sa Shishia Mountain sa loob ng 10 taon, kaya inilibing siya ng kanyang mga inapo sa parehong lugar. Sa Shishia Mountain, ayon sa talaan ng talaang kanan, sa 2 pagkatapos ilibing ang mga ninuno ng pamilya Lin. Ang mga inapo ng pamilya Lin ay pumunta sa hilaga kasama ang kanilang buong pamilya. Mula noon, hanggang sa bumalik si Maria, sa loob ng 600 taon. Ang mga inapo ng pamilya Lin ay hindi pa nakabalik sa Ores Hill upang manirahan. Walang pamilyang Lin ang nakalibing dito, at ang mga ninuno lamang ang natitira. Umakyat si Maria sa bundok at naghanap sa paligid ng bundok, ngunit wala siyang nakitang anumang libingan o lapida. Matapos ang daan-daang taon, wala siyang paraan upang malaman kung saan matatagpuan ang mga libingan ng kanyang mga ninuno. Kung tutuusin, masyadong mahaba ang oras, kahit na exposure lang sa araw at ulan ay sapat na para mawala ang puntod. Sa makatuwid, sa kanyang isip, itong Shishia Mountain ay ang puntod ng kanyang mga ninuno. Sa kanyang handy canvas bag, naglagay siya ng ilang dekalidad na Laotian sandalwood. Noong una, gusto niyang maghanap ng liblib na lugar sa bundok para alalahanin ang kanyang mga ninuno. Ngunit hindi niya inaasahan na may mga babaalang palatandaan na nagbabawal sa mga paputok sa lahat ng dako sa bundok. At may mga surveillance camera sa lahat ng dako. Sa video, alam ni Maria na kung magsusunog siya ng insenso at samambo dito,
hindi lamang siya malalagay sa panganib na magsimula ng sunog kundi malalagay din sa panganib na maaresto. Sa pag-iisip nito, nagpasya siyang pumunta sa Shishya Temple sa gitnang tuktok ng bundok para magsunog ng insenso at samamba. Kahit na ito ay isang templo, pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga ninuno ay inilibing dito. At ang pagsunog ng insenso doon ay itinuturing din bilang pagsamba sa mga ninuno. Kabanata 5,276. Ang Shishya Temple ay itinayo mahigit 1,500 taon na ang nakalilipas. Isa ito sa apat na sikat na Bu. This temple sa China at ang pinakasikat na templo sa Ores Hill at maging sa buong probinsya. Si Maria ay bihasa sa aklat ng mga pagbabago at chismis, at kasabay nito ay iginagalang ang Buddha at Taoismo. Hanga siya sa sinaunang templong ito na may mahabang kasaysayan. Pagdating niya sa Zhongfeng kung saan matatagpuan ang Shishya Temple, sakto ding dumating sina Claire at Eileen. Kung tutuusin, naiparada na ng dalawa ang sasakyan. Pero nahirapan si Eileen sa paglalakad. Kaya sa tulong ni Claire, umakyat siya sa hagdan gamit ang mga sakle at sa wakas ay nahirapan siyang nakarating sa templo. Dahil ito ay isang araw ng trabaho. Walang maraming mga peregrino at turista na pumupunta sa templo sa umaga. Naglakad si Maria sa main hall ngunit hindi nagmamadaling pumasok. Sa halip, kumuha siya ng 3 stick ng insenso mula sa kanyang handbag, sinindihan ang mga ito. At lumabas ng gate ng bulwagan sa harap ng incenso burner. Inilagay ni Maria ang 3 incenso sa kanyang nuo gamit ang 2 kamay, bahagyang yumuko. At sinabi sa mahinang boses. Narito ang mga ninuno ng pamilya Lin, si Maria Lin, ang hindi matapat na ina po ng pamilya Lin, ay dumating upang samamba. At nga, yun ako na lang ang natitira sa angkan ng pamilya Lin. Pagkatapos ng hindi mabilang na paghihirap, hindi madali para sa akin na mabuhay hanggang ngayon. Sana ay alam ninyong dalawa, huwag ninyong sihin ang aking ama at iba pang mga ninuno at matatanda sa hindi pagpapayagang umunlad ang pamilya Lin. Bahagyang natigilan si Maria, at muling sinabi, marahil, nandoon sila. Nakilala na nila kayong dalawa, at nagpaliwanag sa inyong dalawa ng personal. Bahagyang namula ang mga mata ni Maria sa sinabi nito. Sa nakalipas na 600 taon, ang mga ninuno ng pamilya Lin ay talagang dumaan sa napakahirap na panahon. Sa prosesong ito, maraming krisis para sa pamilya at bansa at maraming biglaang pagbabago sa sitwasyon. Maraming mayayamang at sikat na pamilya ng nakaraan ang nakagambala sa kanilang mana sa prosesong ito. Hanggang ngayon, sa palagay ni Maria, talagang napakaswerte niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpasok siya ng 3 patpat ng insenso sa insenso burner. Pagkatapos ay pinigilan ang kanyang mga luha at tumalikod para pumasok sa main hall. Sa pangunahing bulwagan, 10 metrong taas na estatwa ni Sakyamuni ang nakatayo sa gitna. Sa lupa sa harap ng rebulto ng Buddha, mayroong 3 futon para sambahin ng mga peregrino. Pagpasok ni Maria, ang pilgrim sa kaliwang futon ay bumangon. Kaya't humakbang siya at lumuhad ng buong katapatan sa harap ng rebulto ng Buddha. Nakahalukip-kap ang kanyang mga kamay at bahagyang nakapikit, at tahimik na sinabi sa kanyang puso. Si Buddha na nasa itaas, si disipulo Maria, ay nakikiusap kay Buddha na pagpalain ang disipulo. Para maipaghiganti ko ang pagpatay sa tatay ko sa buhay ko. Pagkatapos maghiganti ang alagad, babalik ako sa Shishya Temple para mag-alay ng insenso at muling hubugin ang gininto ang katawan para sa iyo. Kung paanong si Maria ay relihiyoso ng mag-wish, si Eileen ay naglipon sa Dashong Palace sa suporta ni Claire. Dahil bali ang kanang paa ni Eileen, ay nalalayan siya ni Claire sa kanang bahagi. Sa oras na ito, ang mga futon sa gitna at kanang bahagi ay walang laman din. Kaya pumunta si Claire sa harapan para alalayan si Eileen. Si Eileen ay may plaster cast sa kanyang kanang binti, at hindi madaling lumuhad, kaya't iniunat niya lamang ang kanyang kanang binti sa likod, tulad ng isang atleta na nagsisimulang tumakbo, at lumuhad sa isang tuhod gamit ang kanyang kaliwang binti. Pagkatapos, sinabi niya sa isang banal na mukha, Buddha, mangyaring siguraduhin na pagpalain ang aking live broadcast kasikatan sa 3 araw. At pagpalain ako na kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng live streaming. Bukod pa rito, mangyaring buksan ang iyong mga mata upang makita ang mabahong Horya na iyon kung ano ang ginagawa niya ngayon.
Hayaan ang ganitong uri ng tao na tumalikod. Ang Diyos ay may pananagutan na hindi maiiwasan. Paglalakbay sa kanluran, sabi na ang relasyon sa pagitan ng Buddha ng kanluran na langit at ng Jade Emperor ay napakabuti. Sana mapaalalahanan mo siya. Kung hindi niya idilat ang kanyang mga mata, paalalahanan mo siyang buksan ang kanyang mga mata. Si Maria ay same time na nagdarasal, ngunit hindi niya inaasahan ang isang abe sa tabi niya na magsasabi ng ganito. At ang mga salita ay naging mas mapangahas. Sa wakas, hindi niya napigil ang buksan ang kanyang mga mata. Tumingin sa kanan, at pagkatapos ay nakita si Elin na same time na bumubulong doon. Buddha, hindi mo alam, ang mabahong tik na si Horia ay hindi bagay. Siya ang pumunta para lokohin ako. Hindi maiwasan ni Claire na tumingin sa kanyang ina sa mga oras na ito. At ipinaalala sa mahinang boses na may kahihiyan, Nay, ano ang pinagsasabi mo dito? Kabanata 5277. Si Elaine, na nagdarasal, ay biglang pinutol ng kanyang anak na babae, at bahagyang hindi nasisiyahang nagsabi. Oh, hinihiling ko sa Buddha na pagpalain ako, ano ang ginagawa mo sa akin, talaga? Paalala ni Claire sa mahinang boses, paano mo kakausapin ang Buddha ng ganito? Ari kang humingi ng pera kung gusto mong humingi ng pera. Kung talagang nagpakita ang Buddha, natural na tutulungan kanyang matupad ang iyong nais. Ngunit pinag-uusapan mo kung ano ang ginagawa ni Tia dito. Kailangan mo bang hilingin sa Buddha na parusahan ang iba? Tama iyan. Seryosong sinabi ni Elaine, gusto ko lang na parusahan siya ng Buddha. Mayroong higit sa 8 bilyong tao sa mundo, at kahit sino ay maaaring yumaman. Maliban kay Horia. Pagkatapos magsalita, mariing sinabi ni Elaine, ang Jade Emperor daw ang namamahala sa lugar natin, maaaring yumaman si Horia. Ito ang kanyang pagpapabaya sa tungkulin sa trabaho kung hindi niya ito aktibong itinutuwid. Kailangan kong hilingin kay Tathagata Buddha na punahin siya. Hinaplos ni Claire ang kanyang mga templo, at walang magawang sinabi, kailangan nating maging mabuti sa ating puso, ang uri ng pag-iisip mo na hindi mo makikita ang kabaitan ng ibang tao. Sa harap ng Buddha, mayroon kang maling puso, paano mabibiyaya? Anang Buddha ang mga tao ng masamang puso? Ano? Hindi kumbinsido si Elaine, at sumagot, hindi naman sa ayaw ko sa iba. Pero hindi ko gusto si Horia. Dapat mong malaman, siya ay talagang masama. Sabi ni Claire, bumuo siya ng masama. Hindi mo kailangang sabihin dito. Napakunot ng noo si Elaine, kung makatagpo ka ng masasamang tao at masasamang bagay sa iyong buhay, maaari kang mag-dial sa 110 para tumawag ng pulis. Anong masama kung kausapin ko si Buddha? Si Buddha ay hindi kasing husay ng mga pulis. Kung hindi niya ito naiintindihan, hindi siya karapat-dapat na maging Buddha. Hindi. Alam ni Claire kung paano pabulaanan ang kalokohan ni Elaine. Napatulala na si Maria sa gilid. Bagamat marami siyang kaalaman, halos hindi pa niya nakikita ang isang mangmang na babae gaya ni Elaine. At pumunta pa siya sa templo para magsalita ng walang kaparakan. Sa sandaling naisip niya ang kanyang nakakainsulto at galit na mga salita at nakakasakit sa Buddha, hindi napigilan ni Maria na sabihin. Mayroong 3 lason sa Budismo, ito ay kasakiman, galit, at kamangmangan. Ang kasakiman ay kawalang kasiyahan sa mga pagnanasa at walang kabusugan na kasakiman. Ang galit ay pagrereklam, o tungkol sa status quo at pagkapuot sa iba, ignorante, karamihan sa mga ordinaryong tao ay may isa sa 3 lason. Bihira na makakita ng isang tao na gumawa ng 3 lason ng isang beses sa ilang salita. Ang Buddha ay may espiritu. Paano niya pagpapalain ang may 3 lason? Si Elaine ay natigilan at natulala. Tumingin sa gilid ni Maria, nakita niya ang kanyang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. At bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya napigil ang sumimangot at sinabing, "Hoy, ako ba ang tinutukoy mo?" Binuksan ni Maria ang kanyang mga mata, at tumingin sa pagtingin kay Elaine, mahinahon niyang sinabi. "I'm sorry, I was just muttering introspection in front of the Buddha. Baka naistorbo kita, patawarin mo ako." Pagkatapos ng pagsasalita, tumayo si Maria, debotong tumingin sa rebulto ng Buddha. At tumalikod para umalis. "Hoy, huwag kang pumunta kung may kakayahan ka." Gusto pa sana siyang mangatwiran ni Elaine, ngunit tumalikod siya at naglakad palayo ng walang pag-aalinlangan.
Gusto niyang humabol at makipagtalo ngunit hindi ito makatotohanan. Tutal, sumisipa pa ang kanang paa niya sa likod niya. Iniisip, kung gusto niyang bumangon, kailangan niyang umasa sa tulong ng kanyang anak na babae. Sa desperasyon, maaari lamang siyang sumuko ng may hinanakit. Sinabi ni Claire sa oras na ito, "Nay, sa tingin ko tama ang batang babae. Ikaw ay sakam at ignorante sa harap ng Buddha. Wala akong makitang sinseridad. Imposibleng pagpalain ka ng Buddha." Sa pag-aakalang hindi siya tutulungan ng kanyang anak, kinagat niya ang kanyang mga labi at bamulong, "Putulin mo ito, kung hindi mo ako basbasan. Ako'y matutamba. Mukhang ang buong mundo ay walang lugar para mag-wish kung wala si Buddha. Hayaan mo ang magaling kong manugang na mag-adjust ng feng shui para sa akin pag-uwi ko. Kung maganda ang kapalaran ng feng shui, ang pinagmumula ng kayamanan na ito ay hindi mapipigilan. Nangangahulugan ito na ang silangang bahagi ay hindi maliwanag at ang kanlurang bahagi ay maliwanag. At ang iyong ina ay laging may solusyon." Pagkatapos magsalita, sinabi ni Elaine na may hitsura ng inis, "Ay nako, paanong hindi ako umaasa? Kung naisip ko lang kanina, hindi ako pupunta dito." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin ulit siya kay Claire, at sinabing, "Claire, iuwi mo na si nanay, hahanapin ko ang magaling kong manugang." Walang magawang sinabi ni Claire, "Nay, huwag mong istorbohin si Charlie." Sa sinabi ni Claire, biglang nagulat si Maria na naglakad na papunta sa pinto. She murmured in her heart, "Si Charlie na naman. 2 araw na ako sa Oris Hill. Hindi ako makakalayo kay Charlie araw-araw. Kaya ko ba siya nakipagrelasyon? Kung ganoon, sino ang manugang ng magaspang na babaeng iyon ngayon?" "Charlie Wade. Baka si Charlie Wade mula sa Eastcliff Wade family ang hinahanap ko." Sa pag-iisip nito, hindi niya namamalayan na tumingin pabalik kay Claire, at sinabi sa kanyang puso, "Ang batang babaeng ito ay mukhang kasing edad ni Charlie." Sa karagdagan, walang maraming mga tao na may parehong pangalan bilang Charlie at mas kaunting mga tao sa parehong edad. "Hindi kaya may asawa na ang Charlie na hinahanap ko? Yung babaeng nasa harap ko yung asawa niya. Sa tingin ko ay halos kaedad niya si Charlie, ang kanyang hitsura at ugali ay hindi masama, at siya ay maaaring ituring na isa sa 1 milyon, ngunit ang kanyang ina ay talagang nakakatulala. Hindi sa hindi ko nakita ang mga magaspang na babae na iyon ay isang tuso na hindi maglakas loob na huminto upang kumilos ng ligaw sa templo, siya ay talagang walang takot. Ang katayuan ni Charlie ay itinuturing na prominent. At ang kanyang personal na lakas ay hindi mapapantayan. Bakit may ganyang vulgar na bienan? Sobrang kakaiba." Hindi napansin ni Claire na sa labas ng tarangkahan ng templo ay nakatingin ang magandang dalaga sa kanyang sarili at sa kanyang ina na si Elaine. Siya ay abala sa pagsisikap na hikayatin si Elaine na talikuran ang ideya na hilingin kay Charlie na ipakita ang kanyang feng shui. Kasi si Elaine took for granted and said, "Si Charlie ang manugang ko. Napakaraming tao ang matutulungan niya sa feng shui, hindi ba niya matutulungan ang kanyang bienan?" Bamantong hininga si Claire at sinabing, "Nay, hindi mo ba sinasabi sa akin? Hindi ba pwedeng malaman ni Charlie ang tungkol dito? At saka, ang mga bagay tulad ng feng shui ay dapat na napaka-macroscopic. Nalulutas nito ang malalaking problema sa antas ng macroscopic. Talagang walang paraan para gawin itong napaka-konkreto. Kaya paano mo makokontrol ang kasikatan ng iyong live broadcast room? Ha? Ang konsumo ng gasolina ng aming sasakyan ay napakataas, maaari ba naming hilingin kay Charlie na ipakita sa iyo ang feng shui, at ang pagkonsumo ng gasolina ay maaaring mabawasan. Hindi talaga ito makatotohanan." "Tama," malungkot na sabi ni Elaine, "kalimutan mo na, kahit papaano, dinala ko na ang lahat ng mga bagay na dapat kong dalhin kay Buddha ngayon, at depende ito kung ibibigay sa akin ng Buddha ang mukha. Malas. Kung hindi niya ako pinakinggan, hindi na ako lalapit sa kanya." Habang nagsasalita siya, biglang natauhan si Elaine at tinanong si Claire sa mahinang boses, "Sa palagay mo ba? Unang tinanggap ng Buddha si Horia Chen at isinasaalang-alang pa rin ang pangalan ni Elaine Ma. Kabanata 5278. Ang ulo ni Claire ay kasing laki ng balde, at mabilis niya itong tinulungang makatayo, at saka bamulong sa Buddha. "Buddha. Pasensya na, wala akong dahilan, patawarin mo sana ako." Nagmamadaling tinulungan si Elaine palabas.
No choice si Elaine kundi sundan si Claire at dahan-daang lumabas. Nang dumating ang kanyang mag-ina sa labas ng bulwagan, nawala si Maria. Gusto ni Elaine na hanapin siya para makipag-away sa kanya. Ngunit lumingga-lingga siya at walang nakitang tao, kaya si Claire na lang ang nasusundan niya. Sa labas ng templo, handang bumaba ng bundok. At nang magsimula na silang bumaba ng bundok, lumitaw muli si Maria sa hindi kalayuan sa kanilang likuran, tahimik. Na pinagmamasdan ang kanilang mga likuran, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mobile phone. Sa telepono, nandoon ang litrato ni Claire na tinutulungan si Elaine palabas ng tarangkahan ng templo, na palihim na kinuha ni Maria na nagtatago sa likod ng mga tao kanina lang. Nang maglaon, ipinadala niya ang larawang ito kay Ethan, at nagpadala ng isa pang mensahe, Mr. Son, humanap ng paraan para M. At tulungan akong suriin ang mag-inang ito, gusto ko lahat ng impormasyon nila. Bagamat hindi naka-encrypt ang impormasyon tungkol kina Claire at Elaine, hindi madali para kay Ethan na alamin ang lahat. Nang pagkakakilanlan ng dalawa sa pamamagitan ng isang candid photo. At least, mahirap pa ring malaman sa maikling panahon. Kaya, tinawagan ni Ethan si Maria at nagulat sa telepono, Miss, mayroon kay. Ay pa bang ibang impormasyon tungkol sa dalawang taong ito? Kung mayroon kang iba pang impormasyon, mas madali itong mag-imbestiga. Nag-isip sandali si Maria at sinabi, wala akong anumang impormasyon dito. Maaaring asawa ni Charlie ang babaeng iyon, ngunit naka-encrypt ang impormasyon ni Charlie. Hindi namin alam ang kasalukuyang ID number ni Charlie. Sumagot si Ethan dahil naka-encrypt ang impormasyon ni Charlie. Gagamitin namin si Charlie bilang entry point kahit natawagin namin ang lahat ng nauugnay na impormasyon tungkol sa babaeng nagpakasal kay Charlie, wala na ang taong hinahanap mo. Pagkatapos, sinabi ni Ethan, ngunit sa larawang ipinadala mo, maaari naming subukang gamitin ang portrait comparison system upang tumakbo muna, ngunit dahil ang mga anggulo ng mga larawan ay hindi karaniwan. Kaya kung ilalagay mo ang mga ito sa system para sa malabo na paghahambing, sa hindi bababa sa libu-libong mga katulad na tao ang mahahanap, at pagkatapos ay maaari mong manumanong ihambing ang mga resulta. May naisip si Maria at sinabi, oh, nga pala, kahit hindi ko alam ang impormasyon tungkol sa kanilang dalawa. Narinig kong binanggit nila ang isang babaeng nagngangalang Horia. Chi, inatawag ng batang babae na ito si Horia na kanyang tiyahin. Si Horia ay dapat nandoon higit sa 50 taong gulang. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang hanapin ang mga larawan, tulungan mo mo. Na akong hanapin ang lahat ng kababaihan sa Oris Hill na pinangalan ng Horia na mahigit 45 taong gulang at wala pang 65 taong gulang. Suriin ang mga ugnayang panlipo na ng Horia upang makita kung sino man ang makakapantay sa dalawang taong ito. Ang isang kamay ay sapat na marahil para sa mga nakakatugon sa mga kinakailangan. Sige. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Ethan, Miss. Huwag kang mag-alala, ako na ang mag-aayos ngayon. Dati, binigay lang ni Maria kay Ethan ang mga larawan ni Claire at Elaine ngunit wala siyang ibang impormasyon, kaya aabutin n.g. kahit ilang araw o kahit 12 ng araw para makahanap ng isang tao. Ngunit sa pahiwatig ni Horia, naging mas madali ang lahat. Tulad ng sinabi ni Maria, walang gaanong tao na may apelidong Chen. At mayroon lamang higit sa 30 tao na ang unang pangalan ay binibigkas na Horia sa Oris Hill. Bukod dito, ang tagal ng edad ng mga Horia na ito ay mula sa ilang taong gulang hanggang mahigit 70 taong gulang. Pagkatapos ay i-filter ang mga wala sa edad na kinakailangan ni Maria, at mayroon lamang 4 na tao na nakakatugon sa mga kinakailangan. Napakasimpleng suriin ang ugnayang panlipunan sa pagitan ng 3 taong ito. Lahat sila ay mga ordinaryong tao na walang anumang nakatagong impormasyon. I-click lamang ang kanyang panlipunang relasyon sa system, at agad na bubuo ang system ng tree table. Na naglilista at nagpapakita ng lahat ng kanyang 3 henerasyon ng mga kadugo. Dahil ang batang babae na gustong imbestigahan ni Maria ay tinawag na Tia Horia. Tiningnan muna ni Ethan ang relasyon ng dugo ng 3 Horia upang makita kung sino ang may bayaw, at mayroong isang anak na babae sa pamilya ng bayaw. Ang una, si Horia, ay 62 taong gulang. Bagamat may asawa na siya at may 2 anak, walang nakababatang kapatid na lalaki sa bahay ang kanyang asawa,
tanging isang nakatatandang kapatid na lalaki at isang nakababatang kapatid na babae. Ang pangalawang Horia, 49 na taong gulang, ay may asawa na at may isang anak na lalaki. Bagamat may nakababatang kapatid ang kanyang asawa, ang nakababatang kapatid na iyon ay may dalawang anak na lalaki at walang anak na babae, kaya ang sinabi ni Maria ay hindi tugma ang sitwasyon. Ang pangatlong Horia, 55 taong gulang, ay ikinasal 33 taon na ang nakalilipas at nanganak ng isang pares ng kambal na lalaki. Ang asawa ay may dalawang nakababatang kapatid na lalaki, na parehong may mga anak na babae. Nakuha ni Ethan ang impormasyon tungkol sa dalawang anak na babae. Matapos i-post ang mensahe, nalaman niyang hindi tumugma ang larawan sa ipinadala ni Maria. Pagkatapos, tumalon sa view ang pang-apat na Horia. Ang Horia na ito, 55 taong gulang ngayong taon, ay nagpakasal sa isang lalaking nagngangalang Noah Wilson, 31 taon na ang nakalilipas, nanganak ng isang anak na lalaki, 30 taon na ang nakalilipas. At nanganak ng isang anak na babae, 27 taon na ang nakararaan. At si Noah ay may nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Jacob Wilson. Nagpakasal si Jacob sa isang babaeng nagngangalang L. Ainma, 29 na taon na ang nakararaan at nanganak ng isang anak na babae na nagngangalang Claire Wilson, 28 taon na ang nakararaan. Sa ganitong paraan, ito ay karaniwang pare-pareho sa mga pangalan, hanay ng edad, at pagkakamag-anak ng mga karakter na binanggit ni Maria. Pagkatapos, tiningnan ni Ethan ang file information ni na Elaine at Claire, nakita ang kanilang mga ID photos. At ikinumpara ito sa mga larawang ipinadala ni Maria, agad niyang kinumpirma na ang dalawang taong ito ang hiniling sa kanya ni Maria na imbestigahan. Nang bumalik si Maria sa Zijin Villa, nakuha na ni Ethan ang lahat ng impormasyon tungkol sa dalawang taong ito. Nang makita niya si Maria, magalang niyang sinabi, "Miss, nagkataon na bumalik ka. Nasuri ko na ang dalawang taong hiniling mong suriin ko. Ang impormasyon ay narito." Masayang nagtanong si Maria, "Napakabilis. Ipakita mo sakin." Ibinigay ni Ethan ang telepono kay Maria gamit ang dalawang kamay, at magalang na sinabi, "Miss, pakisuyong tingnan." Sinulyapan ni Maria ang litrato ni Elaine, ang larawang ito ay iniwan ni Elaine nang magpalit siya ng ID card ilang taon na ang nakakaraan. Kahit na siya ay mas bata kaysa ngayon. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi masyadong nagbago, kaya nakilala siya ni Maria sa isang sulyap. At nakangiting sinabi, "Tama. Siya yung taong hinahanap ko." Sa pagsasalita, hindi na ni itiningnan ang impormasyon ni Elaine bagkus ay diretsyong tumingin sa kolom ni Claire. Habang tinitingnan ito, sinabi niya, "Ito ay nagpapakita na si Claire ay may asawa. Magagamit ko ba siya para maganap ng impormasyon tungkol sa asawa niya?" "Oo." Nagmamadaling sabi ni Ethan, "pero hindi ako tumawag sa info ni Claire kanina lang. Sandali lang." Ibinalik ni Maria ang telepono sa kanya, at nagtanong si Ethan tungkol sa asawa ni Claire sa espesyal na software na yon. At ang impormasyong ito ay ang pagkakakilanlan ni Charlie sa Oris Hill. Kahit na ang kanyang pagkakakilanlan sa antas na ito ay na-encrypt. Ayon sa logika ng pag-encrypt, kapag may nagsuri sa kanya mula sa antas ni Claire, ang awtoridad ng kalsadang ito ay na-unblock. Kaya madaling masuri ni Ethan ang kasalukuyang antas ni Charlie. Impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan. At ang dahilan kung bakit umalis si Leon sa channel na ito pagkatapos magpakasal sina Charlie at Claire ay dahil sa takot niya na may mahanap si Claire kapag bumili sila ng bahay. Nagpautang o nagsagawa ng iba pang mga aktibidad sa lipunan na nangangailangan ng access sa mga file ng data. Bukod dito, naniniwala rin si Leon na kung may gustong mag-imbestiga kay Charlie at malaman ang tungkol kay Claire, hindi na kailangang itago ang pagkakakilanlan ni Charlie sa Oris Hill. Kung tutuusin, si Claire ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan kung itatago ito ng sadya. Ito ay makakatalo sa sarili. Tiningnan ni Maria ang bahaging ito ng impormasyon ng pagkakakilanlan ni Charlie, at tuwang-tuwang sinabi, "na kumpleto na ang paunang gawain ng paghahanap kay Charlie. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito kabilis." Pagkatapos noon, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, talagang matalino ang taong nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. At ang kanyang mga diskarte ay sopistikado at lohikal. Matapos mawala si Charlie, inayos pa niya ang pagpasok niya sa orphanage,
at ginawa rin ito para sa kanya sa collective account ng orphanage. Isang bagong pagkakakilanlan. Maaari siyang gumawa ng napakaraming artikulo sa orphanage na nagpapatunay na ang orphanage ay dapat nasa ilalim ng kanyang kumpletong kontrol at malamang na ang lahat ng staff ng orphanage ay nasa ilalim ng kanyang command. Bumantong hininga si Maria, hindi katakataka na napakaraming tao ang nagsimulang maghanap kay Charlie mula sa Ores Hill at hindi Neil. Ay siya mahanap pagkatapos ng 20 taon ng paghahanap. Lagi na pala siyang nagtatago sa Ores Hill. At siya ay ganap na nakatago sa pamamagitan ng isang espesyal na bahay ampunan. Ang pamamaro ng ito ay walang kamali-mali na nilinlang ang lahat ng gustong mahanap si Charlie. Nakangiting sabi ni Ethan, "Miss, talagang napakalakas ng trader na ito, pero bigo pa rin siyang linlanggan ka." 2. Nang araw ka palang nakarating sa Ores Hill. Ngayon, lumabas na ang lahat ng impormasyon na gusto mong imbestigahan, at sa lahat ng nararapat, wala pa akong nakitang mas matalino kaysa sa iyo, Miss. Umiling si Maria at seryosong sinabi, "Ang dahilan kung bakit ko mahahanap si Charlie nang mabilis, ang aking personal na katalinuhan ay maaari lamang account para sa isang katlo sa karamihan, ang pan. Gatlo ay dahil sa maling paghatol sa akin ni Charlie sa Norway, at ang natitirang ikatlong ay dapat bayaran, sa swerte. Kung hindi ko alam kung sino ang pangalan ni Charlie Wade, kung umaasa lang ako sa isang pagkakataon, maaaring hindi ko siya mahanap sa loob ng 20 taon. Kung hindi ako nakarating sa Ores Hill University sa unang araw, nagkataon lang na nakita ko siya, natatakot ako na. Kailangan kong hanapin ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Claudia sa Ores Hill ng mahabang panahon. Kung hindi ko lang nakilala ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan ngayon, hindi ko malalaman ang kanyang kasalukuyang impormasyon ng pagkakakilanlan ng mabilis."